Nakahanda na ang Manila North Cemetery para sa nalalapit na undas. Kasama na dito ang pag-aasfalto ng mga daan, pag-saayos ng mga drainage at iba pa. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. 2 linggo bago ang undas ay dumalaw na si Raza sa kanyang namayapang ama. Kanyang nilinis ang puntod, nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal. Isa na rin sa dahilan yung pagpunta ng maaga para hindi makasiksikan sa mga tao pagpunta ng undas. Saka dinala ko din siya ngayon kasi birthday niya kahapon. May kapakasiksikan, may mga bata kang kasama, makipagsiksikan ka sa mga tao, magsabay-sabay sa pagdalaw sa mga puntod. Mahirapan ang mga bata. Ang caretaker na si Rolando na nasa 25 taon na sa trabaho ito. Ngayon pa lang ay marami na rin inaayos. Marami naman po nagsasabing ganun eh. Mm-hmm. Yung iba po, pag dumalo para malinis na po. Mm-hmm. Yung iba po, sila na naglilinis. Mayari. Mas maganda po yung may caretaker po para malinis po yung punto nila. Mm-hmm. Kasi pagka walang caretaker po, minsan dinudumihan. Noong nakarang taon, nasa 950,000 ang dami ng tao sa Manila North Cemetery. Pero inaasahan ng pamunuan na maaring mahati ang bilang ng mga tao dahil Biyernes ang November 1 at maaring piliin na pumunta na lang ng weekend. Ayon kay Manila North Cemetery Director Rosel Castaneda, all set na sila sa mga preparasyon para sa undas. Kasama na dito ang pag-aasfalto ng mga daan, pagsasaayos ng mga drainage, pag-trim ng mga sanga ng mga puno, pagpintura ng mga gutter at pagsasaayos ng street signs. So October 30 hanggang November 3, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, bukas ang sementeryo. Mas matagal ito ng 2 oras kumpara noong nakarang taon na hanggang alas 5 lang ng hapon. Anya, halos 400 ng mga pulis, katuwa mga tauhan mula sa Manila LGU magbabantay sa sementeryo, kasama na rin mga doktor at nurse na nakaantabay. Sa kaparehong mga petsa ay hindi napapapasukin ng mga sasakyan pero may palibreng sakay sa e-trike ang pamunuan sa senior citizens at PWDs na mas pinalawak pa ngayong taon. Nagdagdag lang po kami ngayon ng kagaya last year, nagdagdag po kami ng libreng sakay, hindi lang po rito sa loob ng Manila North Cemetery, kundi pati po doon sa mga road closure kung saan may designated parking areas, meron na po tayo doon itinala na mga e-trikes. Minsan po, malayo po yung road closure natin, nasa Dimasa lang. So pag binaba po nila doon yung mga senior citizen para hindi po sila mahirapan. Ang huling araw ng paglinis sa sementeryo ay October 26, habang October 29 naman ang huling araw ng libing at muling babalik ang kanilang opisina ng November 4. Pareho pa rin ang mga pinagbabawal tulad ng matatalim na bagay, lighter, bluetooth speaker, bara at maging ang pagdadala ng pets o alagang hayop. Sa panahong ito, bawal din ang vendor sa loob ng sementeryo. At pagdating naman sa posibilidad na gamitin ng undas sa pangangampanya, wala po any campaign materials po na ilalagay dito sa sementeryo. So strictly no political materials, campaign materials, o even kung ano man yung ipamimigay nila. Baka po pwedeng ibigay na po natin itong pagkakataon na ito na maano natin na very solemn. Mairaos natin yung undas na very solemn dahil may panahon naman po at oras para po sa pangangampanya. Samantala, may karagdagang personal din mula sa Manila LGU na nakatalaga para masiguro ang kalinisan ng sementeryo kasunod ng inaasahang dagsa ng mga tao. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.